Gaano mang kahirap ang misyong naghihintay sa iyo ay hindi kailanman hihigit pa sa kapangyarihan tinataglay mo kung ipagkakatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Sapagkat ibinibigay niya lang ang pinakamatitinding laban sa kanyang pinakamalalakas na kawal. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sinubok ng katatagan at katapangan. Sumabak sa napakadelikadong misyon, ngunit nakitaan ng prinsipyo, tibay ng dibdib at kakaibang galing sa pamumuno. Nilusob ang mga kaaway hanggang sa makubkob ang kuta ng mga ito, ano pat hindi lang nakapagligtas ng mga bihag, kundi tinaglay rin ang pinakamataas na pagkilalang nararapat para sa kanya. Ang kwento ng mapangahas na pagsalakay ni Captain Custodio J. Parcon Jr. Medalya ng Kagitingan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Custodio J. Parcon Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan sa pangalang Otong. Siya ay isinilang noong gitnang bahagi ng dekada 60, bunso sa walong magkakapatid at tubong Iloilo City sa isla ng Panay. Bata pa lang ay mulat na si Otong sa pangaral ng mga kabutihang asal at pagkatao. Si Otong ay taas noong ipinagmamalaki na siya ay miyembro ng Haro Evangelical Church na siya nitong nakamulatan. Siya ay isang taong napakataas ng pananampalataya at naniniwala siya na ang kanyang pananalig na ito ang siyang magiging sandata niya sa anumang profesyon ang pasukin niya sa buhay. Nakapagtapos siya ng kindergarten noong taong 1970 at high school naman noong taong 1980. Si Otong ay alma mater ng Central Philippine University o ng CPU. Noong kanyang kapanahunan sa ROTC sa paaralang ito, malimit silang pinagmememorya ng mga pangalan ng mga commanding generals ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. At minsan pa, hindi niya lang isang beses sinabi sa kanyang mga kaibigan na balang araw ay isinarin ang pangalan niya sa hanay na yun na imememorya ng mga kabataan. Isang pangarap na maagang natanim sa kanyang puso at kumpiyansa siyang matutupad dahil sa kanyang pananalig sa simbahang kanyang kinabibilangan. Hindi nagtagal, kumuha siya ng kursong civil engineering bago pa man siya nakapasok sa PMA. Si Cadet Custodio Parcon Jr. ay naging bahagi ng PMA Hinirang Class of 1987. Naging mista ni Captain Lucero sa nakaraan nating kwento. Pagkalabas niya sa PMA, nakilala kaagad siya sa kanyang good leadership, kagitingan at lalong-lalo na sa kanyang prinsipyong pinanghahawakan. Si noon ay Captain Otong Parcon Jr. ay nagpapatuloy pa rin sa pagdalo sa mga Bible study session kahit pa siya ay aktibo na sa serbisyo saan mang kampo siya mapadestino. Siya ay unang naging commanding officer ng Philippine Marine Force Recon Company ng 61st Marine Company. Noong 21 ng Pebrero taong 1993, merong breakaway group ng Moro National Liberation Front o MNLF ang lumipat sa mga gawaing terorista. Kidnap o ransom ang kanilang naging negosyo at ang isa sa mga naging biktima nila ay nandukutin nila noong panahon na yun ang isang 5 taong gulang na bata na nagngangalang Anthony Luis Biel na apo ng isang kilalang negosyante sa Basilan. Nang sumunod na buwan ng Marso sa kaparehong taon, sunod naman nilang dinukot ang misyonerong pari na nagmula pa sa Espanya na si Father Bernardo Blanco habang siya ay nagdadrive sa kanyang jeep patungo sa kanyang simbahan sa may bahagi ng Matarling Village sa bayan ng Isabela sa Basilan. Nagkaroon ng negosasyon sa paglaya ng mga bihag na ito, ngunit sa impluensya ng mga Abu Sayyaf na kapwa nila teroristang kidnapper, umabot sa nakakalulang 14 milyong piso noong mga panahon na yun ang kanilang hinihiling na ransom kapalit ng kalayaan ng mga biktima. Kalabisan ito para sa panig ng mga kapamilya ng mga nabihag. Kaya't sa pangunguna ng Philippine Marine Corps, sila ang nataas ang magsagawa ng malawakang operasyon para sa isang mapangahas na rescue operation. Naganap ang paghahanap simula noong 3 Mayo taong 1993. Isang napakahirap na misyong iniatang kina Captain Otong Parcon Jr. dahil sa napakakapal na kagubatang hahalukayin nila na teritoryo pa at kabisado ng mga nagkukutang kalaban.
Bukod pa dito, ang panganib sa katotohanang paano nila maiiwasang hindi tamaan ang mga bihag kapag naipit ang mga ito sa matinding bakbakan. Napakaraming mga landmine ang na-discharge nila sa kanilang mga dinaraanan. Sa paghahalughog ng unit ni Captain Parkon Jr., una silang napaengkwentro sa may bahagi ng Barangay 13, 45 minuto na lang ang layo kung lalakarin mula sa isang napakalaking kampo, ang Camp Almadina na isang stronghold na kampo ng mga Abu Sayyaf na pinaniniwala ang pinagtataguan nila sa mga bihag. Pero sa kampo ding ito nagkukuta ang mga teroristang sadyang sinanay pa sa bansang Pakistan noong kasagsaga ng pananakop ng Unyong Soviet sa bansang Afghanistan noong dekada 80. Sa kanilang unang bakbakan na yun, nasawi kaagad sa panig ni na Captain Parkon Jr. si Corporal Narciso Lagran, pero walang nasiraan ang loob sa kanila at patuloy na tinugis ang mga nagpapahabol na kalaban. Makalipas pa ang ilang araw sa walang humpay na operasyon, nakataka si Padre Blanco na makita niyang natutulog ang lahat ng kanyang mga bantay. Nakatira siya sa isang foxhole sa loob ng 50 araw na pagkakabihag hanggang dumating ang sandaling iyon nang maglakas loob siyang tumakas. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang makarating sa kampo ng militiamen na katulong ng gobyernong tumutugis sa mga terorista. Nadala siya sa himpilan at ginabayan ang mga sundalo sa lugar na kinaroroonan ng mga teroristang may hawak sa naiwang bihag na bata. Sinalakay nila ang Camp Almadina na dinidepensahan ng mga terorista sa pamumuno ni Isnilon Hapilon at Wahab Akbar. Ang tinaguri ang Battle of Camp Almadina na ito ay isang 8 araw na walang humpay na bakbakan kung saan isinilang ang alamat ni Captain Custodio Otong Parkon Jr. Kumalat ang labanan sa mga barangay Kapayawan at Kapatagan. Gamit ang kadiliman ng gabi bilang cover, mapangahas na ginapang ng grupo ni na Captain Parkon ang mga kuta ng terorista para hanapin ang batang bihag. Bukod sa tapang na taglay, napakatalay ng pinuno nitong si Captain Parkon Jr. Gumagamit siya ng friendly fire para ilihis ang atensyon ng mga terorista at pagkatapos ay papasok sila sa ibang direksyon. Una silang napalaban sa unang bunker na pinasok nila na merong 6 na dumidepensa. Bulagta kaagad ang 2 sa kanila at sugatan ang 2 pa habang nakatakas ang 2 sa isang close quarter battle. Nang sumunod na araw sa patuloy na pag-abante, natunto naman nila ang isang grupo ng mga terorista na naghahanda para sa isang counter-attack. Sa bisa ng kanilang sniper fire, binakbakan nila ang mga ito at bulagta kaagad ang 4 sa kalaban, maraming sugatan at nangalat sa iba't ibang direksyon ang natira sa kanilang pagtakas. Noon ding araw na yon, sa patuloy na pagtugis ng grupo ni Captain Parkon Jr., nasumpungan na lang nila ang kanilang mga sarili na ang kanilang unit pala ay nasa pusod na ng teritoryo ng di mabilang na mga kalaban. Natrap sila sa gitna ng enemy killing zone kung saan hindi sila makakilo sa kinalalagyan nila dahil sa dami ng bumabakbak sa kanila sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, isinakripisyo ni Captain Parkon Jr. ang kanyang sarili nang mapangahas niyang ginapang ang pinagkukutaan ng machine gunner at mortar fire at mag-isang kinatay ang mga nakaposisyon doon. Naging sanhi ito para sa kanyang direksyon i-focus ang volume of fire ng mga terorista, pero naging dahilan naman ito para makawala ang kanyang mga kasama na silang nag-cover sa kanyang paggapang sa mga bunker ng kalaban. Gumapang pa ng gumapang si Captain Parkon Jr. papalapit sa hanay ng mga terorista hanggang sa puntong abot kamay na niya ang mga ito at pagkatapos ay hinagisan niya ng smoke grenade ang hanay ng mga terorista na siyang nagbigay naman ng malinaw na target para sa mga air asset na reinforcement nila mula sa taas. Ito ang naging dahilan naman para maka-score sila ng napakaraming casualties sa hanay ng mga kalaban. Ika-10 ng Mayo sa patuloy at walang humpay na labanan, patuloy rin sa pag-abante ang tropa ng gobyerno at nakarating sila sa pinakamalakas at pinakahuling stronghold ng mga terorista. Isa din itong napakalaking bunker na gwardyado ng mga 50 caliber machine guns at mortar fire. Napakalaki ng volume ng pag-atake na pinapakawala ng mga ito dahilan para hindi makabante ang mga sumusugod na tropa ng gobyerno. Ngunit sa muling pagkakataon, walang takot na ginapang ni Captain Parkon Jr. ang posisyon ng mga gunner at mag-isang binanatan ang mga nakaposisyon doon. Sa pagtahimik ng mga gunner na ito, siya na rin ang naging hudyat ng pag-collapse ng depensa ng mga terorista
at tuluyan na nilang nasakop ang Camp Al-Madina. Kalat ang di mabilang na bangkay sa paligid, bukod pa sa mga sugatan, ang hindi na nagawang bitbitin pa ng mga tumakas na terorista. Ang pagmamadali din nilang ito para iligtas ang kanikanilang sarili, ang siya na rin mismong nag-pressure sa kanila para iwan ang batang bihag na di na nila nagawang bitbitin pa. Samantalang sa nasakop na kampo, na-recover pa ng mga sundalo, ang mga 50 caliber machine guns, mga light anti-tank weapons, ilang M2 carbine rifles, M1 Garand, mga landmines at di mabilang na mortar rounds na di na nagawang paputukin pa ng mga kalaban. Sa kagitingang ipinamalas na ito ni Captain Parkon Jr., naging halimbawa siya ng isang tunay na tagapagtanggol ng bayan. Napabilang siya sa 1994 10 Outstanding Young Men Awardee for Military Science at bukod pa sa promosyon, naganap ang pinakamatamis na pagkilala nung sumapit ang 20 ng Nobyembre sa kaparehong taon ng 1994 nang ipagkaloob na sa kanya ni Pangulong Fidel Ramos ang pinakamimithing medalya ng kagitingan na siyang pinakamataas na pagkilala na maaaring ibigay sa mga alagad ng batas na nung panahon na yun ay dadalawa lang sila sa hanay ng Marines ang natitirang buhay na mayroong medal for valor. Nagpatuloy pa sa pamamayagpag si Captain Otong sa amang lugar siya mapadestino at noong July 2006 nang masangkot ang hanay ng mga Marines sa isang stand-off laban sa gobyerno ni Pangulong GMA. Isa si noon ay Lieutenant Colonel Parkon Jr. na sa mga matataas na opisyal na nag-resign sa serbisyo at isinalang sila sa court-martial ngunit napatunayang malimis ang mga pangalan pagkalipas ng mahigit 4 na taong investigasyon. Balik serbisyo ang Lieutenant Colonel at nagpatuloy sa kanyang dedikasyon at prinsipyo. Sa paglipas pa ng panahon, nakuha na nga niya ang pangarap na pinakamimithi ng isang ROTC na estudyanteng matyagang nagmemorya ng mga commanding officer ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Napasama na nga si Otong Parkon Jr. sa hanay ng mga general. Bilang Brigadier General Parkon Jr., siya ang naging commander ng Task Force Tawi-Tawi na isang unit ng Sandatahang Lakas na bihasa sa land, air at sea operations na silang may sakop at nagpapanatili ng seguridad sa timog na bahagi na ito ng bansa. Pangunahin nilang kinakalaban pa rin ang iba't ibang rebeldeng grupo at mga teroristang nagsasagawa ng mga kidnap or ransom lalo na ng mga Abu Sayyaf Group. Oktubre ng taong 2017, nang ma-rescue pa nila ang 5 mangingisdang Pinoy na dinukot ng mga terorista sa may bahagi ng coastal area ng poblasyon sa pangutaran sa Sulu. Sa pangunguna ni General Parkon Jr., hinanting ng Task Force Tawi-Tawi ang mga kalaban hanggang mailigtas ang mga bihag sa may bahagi ng Sugbay Island sa Longuyan sa probinsya ng Tawi-Tawi. Taong 2019 nang maganap naman ang alumni homecoming ng Central Philippine University na kanilang pinagmulan, idinonate na nito sa pamunuan ang kanyang medalya ng kagitingan bago siya tuluyang nagretiro at formal na tinapos ng general ang kanyang mahigit 3 dekadang makulay na kasaysayan sa military service. Ngunit hindi pa nagpapigil ang general sa paglilingkod. Bilang aktibong miyembro pa rin ng Haro Evangelical Church, katuwang ng kanyang pamilya, si Retired Brigadier General Pastor Custodio Otong Jr. ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga magigiting nating frontliners ngayong panahon ng pandemya. Gaano mang kahirap ang misyong naghihintay sa iyo, ay hindi kailanman hihigit pa sa kapangyarihan tinataglay mo kung ipagkakatiwala mo ang lahat sa Panginoon, pagkat ibinibigay niya lang ang pinakamatitinding laban sa kanyang pinakamalalakas na kawal. Ikaw kaibigan, nagtataglay ka rin ba ng kakaibang kapangyarihang makapagpapabago sa iyong bayan? Paano mo binabahagi ang mga ito? Bilang biyaya ba? O taong kumakawawa sa iba? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!